Effective ba? May ebidensya ka? Or hindi nga? Sa pagtuturo, maganda kung ang ginagawa natin ay may ebidensya. Hindi lang chika o chismis. Huwag maging marites, ha? Mag-maritich. Mag-evidence-based practice. Paano ito gagawin sa reading? Well, kailangan muna nating itanong ang mga ito. Ano ba ang problema sa reading ng ating mga estudyante? Kumusta ang skills nila pagdating sa oral language? Sa phonological awareness? Sa phonics? Vocabulary? Fluency? Reading comprehension? Ano mga kailangan nila? Anong tulong ang maibibigay natin? Paano natin maituturo ng maayos ang mga ito? Oops, wait lang. Baka naman reading motivation ang need nila. Pag ganyan, maggalawang pa-fall tayo hanggang sa sila ay ma-in-love sa reading. Ano man ang mga reading needs na kailangan ng mga bata, anong grade level at anong wika man, kailangan talaga nating mangalap, magsuri at magtasa ng ebidensya. Kaya, ito ang sasabihin ko, kailangan natin ng resibo. Oo, resibo. Yung mga na-share sa mga naunang videos tungkol sa reading, lahat yun may resibo. Batay kasi sa scientific research, sa professional experience, o di kaya ay sa views ng mga stakeholders. Hindi chismis ito, ha? At lalo namang hindi rin fake news. MIPA. Kaya tandaan natin na sa evidence-based reading instruction, kailangang dinangin at lumago ang lahat ng mga ito. May Big 6 reading skills na, may reading motivation pa. San ka pa, di ba? So, kung ang tanong ay, how can we apply evidence-based practice in a reading classroom? Ang sagot ko ay, resibo. R para sa realismo, E, ehemplo, S para sa suri, I para sa integrasyon, B para sa balanse, at O para sa obserbasyon. Isa-isahin natin ang mga ito. R, realismo. Real talk lang tayo, ha? Yung walang char. May sarili kayong konteksto, di ba? Kaya, huwag basta-basta gayahin yung bawat mabasa o bawat mapanood nyo. Kasi, kung hindi naman akma sa mga estudyante nyo, baka hindi rin naging magandang resulta eh. Kaya, sabi nga, paa sa lupa, real talk lang, real life lang. At, syempre pa, isip-isip muna. E, ehemplo. Magpakita tayo ng ehemplo o halimbawa. Kailangan nating imodelo sa ating mga estudyante ang mga reading skills and strategies. Tungkol man ito sa pagkukwento, pagbuo ng pangusap, pagtukoy ng mga sounds sa isang word, paggamit ng context clues para sa unfamiliar vocabulary, mag-identify ng plot elements ng isang story o di kaya ay ng main topic, subtopics at supporting details ng isang essay. Ehemplo, modelo. Pero meron pa, suporta. At syempre, practice, practice, at practice pa rin hanggang kaya nang gawin mag-isa ng mga bata ang skills and strategies na kailangan nila. Hindi naman kasi magic ang reading. Na pwede bang matulog lang ang bata tapos pagising niya ay abracadabra! Biglang super galing na siyang magbasa. Wish ko lang, di ba? S, suri. Kailangan natin ang pagsusuri kasi sa dami ng mga reading skills and strategies na kailangan ituro at sa dami ng mga methods and approaches in teaching reading, mapapa OMG at Diyos ko Lord ka. At dyan papasok ang assessment. Survey man ito, checklist, pretest at posttest sa lesson, performance at output sa tasks, o kaya ay recording at observation notes. Gamit ang assessment, pwede nating itanong ang saan magsisimula? Ano ang bet at peg ng mga bagets? Ang kanilang strengths and weaknesses? Ano activities ang patok? Anong methods ang nag-work? Gamit ang assessment data, mag-reflect at mag-analyze tayo lagi. Para ang ating pagtuturo ay laging winner! Ay, integrasyon. Para for what? Anong connect? Para di laging itanong ang mga ito sa atin,
ipakita natin sa ating mga estudyante ang papel at gamit ng reading sa kanilang buhay. Integrate natin ang reading sa iba-ibang subjects. Halimbawa, sa paggamit ng mga content area vocabulary sa ating word and spelling lists. O di kaya ay paggamit ng mga expository texts tungkol sa science, social studies, at math topics and concepts. Of course, sa paggamit din ng mga hugot match at relatable materials and activities. Kapag ganito, gora bells na sa pagbabasa ng mga bata. B. Balanse. Maganda kung skilled readers ang mga bata. They can read. Pero maganda rin kung motivated readers sila who will read. Balanse. Rekomendado ang narrative reading strategies. Pero importante rin ang expository reading strategies. Ituro natin pareho. Balanse. At syempre sa reading, importante ang modeling at practice. Pero importante rin ang games at play. Natututo na, nag-enjoy pa. Balanse. Pakinggan natin ang ating mga estudyante. Nag-enjoy ako sa reading lesson kapag si teacher ay nag-read aloud at mas naintindihan ko ang reading lesson kapag siya ay nagmamodel sa pagbabasa at pagkatapos ay ako naman ang magbabasa. Nag-e-enjoy ako sa reading lesson kapag si sir ay nagtijoke tungkol sa character sa story at mas naintindihan ko ang reading lessons kapag rinirelate niya ang story sa buhay namin as students. At O, observation. Ganda kung tuloy-tuloy ang pag-observe natin sa ating mga estudyante sa klase. I-take note lagi kung ano ang nag-work at hindi sa ating mga ginagawa. At kung anong adjustments ang dapat pa natin gawin. Kasi mayroong mga gets at hindi gets ang ating mga bagets. Mag-reflect tayo tungkol sa mga ito at paggandahin at paghusayin pa natin lalo ang ating pagtuturo para mas matuto at mas mag-enjoy pa ang mga bata. At pag ganun, masaya ka, di ba? Siyempre, gusto ko, happy ka! Kaya, tandaan natin sa pagtuturo ng reading, ipakita ang resibo. R. Realismo, E. Ehemplo, S. Suri, I. Integrasyon, B. Balanse, at O. Observasyon. Resibo! And that's how we can do evidence-based reading instruction. Ito ang galawang EduCompute ko. Ano ang sayo?